My God, I hate drugs. Nakapagpulong na ng inisyalang kampo ni na outgoing Vice President Lenny Robredo at Vice President-elect Sara Duterte Carpio online. Ito'y upang mapag-usapan ang transition sa Office of the Vice President at sagutin ang mga katanungan ng kampo ni Duterte Carpio sa OVP na kanyang pamumunuan simula sa katapusan ng buwan. Hindi pa naman malinaw hanggang sa ngayon kung magkakaroon ng personal na meeting sa pagitan ng outgoing at incoming Vice President, pero ayon kay Attorney Barry Gutierrez, nagpagsalita ni VP Lenny, handa naman dito si Robredo kung gugustuhin ni Duterte Carpio katulad noong panahon ni dating Vice President Jojo Binay. Matatandaan na una nang tiniyak ni Robredo ang smooth transition sa kampo ni Duterte Carpio matapos itong sumulat sa OVP. Samantala, ayon kay Attorney Gutierrez, abala si Robredo sa kanyang huling isang buwan sa pagliligpit at pag-aayos ng gamit sa opisina ng OVP sa Quezon City, sunod-sunod na meeting para pasalamatan ng mga supporter at puspusang paghahanda para sa ilulunsad na Angat Buhay NGO simula July 1 o isang araw pagkatapos nitong bumaba bilang Vice Presidente. Maaring magamit na asset ng bagong administrasyon si outgoing President Rodrigo Duterte sa paglaban sa droga. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, malaking bentahe kung kukunin ni President-elect Bongbong Marcos si Duterte bilang anti-drug consultant, sabi ni PDEA Director General Wilkins Villanueva. Dahil sa malawak na karanasan ng outgoing president sa war on drugs, walang duda na magiging malaki ang kanyang ambag sa naturang kampanya. Binanggit ng opisyal na ang Barangay Drug Clearing Program sa ilalim ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay batay sa rekomendasyon ng nooy Davao City Mayor na si Duterte. Ginawa ni Villanueva ang pahayag sa pag-wasap ng higit 14 billion pesos na halaga ng nasamsam na illegal na droga sa 13 Martires, Cavite. Actually, sinagot na ni Presidente yan eh. It's not his time. Yun ang sabi niya. But magandang ano siya eh. Dahil actually itong buong war on drugs is his idea eh. We just supported him on how we will do it. Nung mayor pa si Mayor Duterte, nung presidente pa si President Gloria Macapagal Arroyo, consultant na siya eh. Sa kabilang banda, ipinahayag ni PNP Officer in Charge Lieutenant General Vicente Danao na mas mainam na bigyan muna ng sapat na panahon ang outgoing president na magpahinga bago tumanggap ng anumang offer mula sa bagong administrasyon. Una rito, ipinahayag ni Marcos na kinukonsidera niyang kunin si Duterte bilang anti-drug czar. Pero sabi ng outgoing president, hindi pa niya panahon para rito. Naghanda na ang kampo ni President-elect Bongbong Marcos para sa kanyang inaugurasyon sa katapusan ng buwan. Pinaigting na ang seguridad sa National Museum sa Maynila, kaya't isasara muna ito sa publiko simula Lunes. May ulat si Tristan Odalo. Bukod sa venue, limitado pa ang ilang mga detalye o impormasyon pagdating sa inauguration ni President-elect Bongbong Marcos. Sa ngayon, ang alam lang natin sa National Museum of Fine Arts na katakdang gawin ang kanyang inaugurasyon sa June 30. Ngayong Biyernes, nakipagpulog ang kampo ni Marcos sa mga opisyal ng DPWH at ng museo para pag-usapan ang iba't ibang aspeto ng inaugurasyon. Pero kung gusto natin malaman ang bilang ng mga panauhin, mga imbitadong VIP, menu, programa, tema o stage design, lahat yan ay wala pang kasagutan sa ngayon. Inanunsyo ng kampo ni Marcos sa si Supreme Court Chief Justice Alexander Gizmundo ang mga ngasiwa ng oath-taking. Pero wala pa daw natatanggap si Gizmundo na formal na imbitasyon. There are no invitations as of right now or very little information. Of course, the people who have to be there are already informed that they will have to be there. Malaking karangalan ayon sa pamunuan ng National Museum na maging inauguration venue ng 17th Pangulo ng Bansa. Sarado ang Museum of Fine Arts mula Lunes hanggang July 4. Puspusan na rin ang paghahanda ng pulisya para sa seguridad. Nag-create na rin po ng task force ang PNP sa pangunguna po ng ating OIC at meron po tayong Security Task Group Manila at Security Task Group Davao na siyang pangunguna po sa paglalatag po ng seguridad
Sa ngayon, ma'am, wala po tayong nare-receive na any serious threat dito po sa Manila at pa rin po dun sa Davao. Papayagan ang mga kilos protesta pero dapat may permit. Ang National Museum of Fine Arts ay kilala rin bilang old legislative building na isang sentimental favorite ng bagong halal na pangulo. Tatlong pangulo rin ang nanumpa rito. Sila ay sina Manuel Quezon, Jose P. Laurel at Manuel Rojas. Tristan Nodalo, CNN Philippines. Samantala, nagpakita na ang transition team ni Vice President-elect Sara Duterte kay VP Lenny Robredo. Ayon sa Office of the Vice President, binisita ng grupo ni Duterte ang mga opisinang kanilang ginagamit sa Quezon City ngayong araw. Handa raw silang tumulong para sa maayos na pagsasali ng kapangyarihan. Nagbigay rin ng office tour si Robredo sa grupo ng Vice President-elect. Sa pagtatapos ng 18th Congress, ano kaya ang naghihintay sa 8 senador na magtatapos ang termino sa Hunyo at 30? Ang detalye sa ulat ni Amor Santos. Pinaiyak ng veteranong mambabatas na si Franklin Drilon ang mga kapwa senador nang magpaalam siya sa institusyong pinaglingkuran niya sa loob ng higit 2 dekada. There is a time for everything. A time to work and a time to rest. And after being in public life for more than 35 years, I am stepping back to my private space. Pero nakahanda pa rin naman daw siyang magbahagi ng kanyang kaalaman kung kailangan. Si Senate President Tito Soto babalik sa kanyang first love. Bubuhayin niya raw ang kanyang recording studio. Sabi ni Soto na may mga pagkakapareho rin ang mundo ng musika at politika. Both of them must be able to discern the tempo of the times. Both must know the pulse of the people. And finally, both the musician and the politician must understand that their work becomes meaningful only when it redounds to the common good. Ang dating hepe ng pulisya na si Senador Ping Lacson, tinatapos na rin ang 5 dekadang public service. Yes, I am finally going home and allow the evolution of our country's long line of legislators to take its course. Sa social media, may pasilip sa magiging civilian life ni Lacson. Nanghingi pa siya ng tips sa kapwa outgoing senator na si Kiko Pangilinan tungkol sa pagtatanim ng paminta. Si Pangilinan naman, mas marami na raw panahon para sa kanyang farm. Si Senador Richard Gordon tuloy lang sa trabaho sa Philippine Red Cross, habang si Senador Manny Pacquiao naman, may posisyon man daw sa gobyerno o wala, tutulong pa rin daw sa mahihirap. See you again naman para kay Senator Ralph Recto na magbabalik Kongreso bilang Batangas Congressman. See you all in Bicam. Samantala, lumaki ang pag-asa para sa nakakulong na si Senator Laila De Lima. Sa pagbaligtad ng mga dating testigo laban sa kanya, mas malakas ngayon ang panawagan para sa paglaya niya. Mr. President-elect, free Laila. Bumuhos ang papuri sa mga graduating senators. Sabi ng mga maiiwang mambabatas, malaking pagbabago ito sa Senado, pero tuloy lang ang trabaho.